Hindi, may diary, Mara Clara. Please, please, may diary. Alam mo ba sa Mara Clara, 5 years yet bago nahanap. This is your Papa Jobs and welcome to Papa Jobs TV. So for tonight, I'll be doing my last reaction video for Chasing Sunsets. So it's their 5th episode. So yung episode 5 nila has been divided into 2 parts. So we'll watch part 1 and part 2 tonight. Okay, so para matapos na natin ang Chasing Sunsets kasi hindi na rin ako makapag-intay na malaman ko ano yung twist or ano yung nangyayari kay Dominic talaga. And I want to know what will happen to Lara and Farah. So without further ado guys, let's start the video. So again, we always watch the opening spiel, hindi tayo nag-skip, lalo na itong Chasing Sunsets. Hindi to dahil, ano ha, hindi to favoritism, pero kasi yung opening talaga nila, it really shows that they care for their audience. So they are giving this disclaimer and they are also giving options of support for those people who are undergoing depression and anxiety. Naniniwala kami makakayanan mo ito. Okay? So let's start! Ito na, kinakabahan ako kasi yung episode 4, super stressed na ni Lara nun. So ito na. Ay, dahi. So nakatulog din pala si Farah. Wait, Lara. Nalilit na ako kay Lara at Farah. Talagang dito-dito ako minsan. Alam mo, Lara is so fortunate, at least, di ba? Yung napuntahan niyang resort, meron sa kanya nag-aalaga doon. So, she is really fortunate on that matter. Di ba? Oh, Diyos ko, feeding pa. Dahil pinapakain pa siya ni ate girl. Super love. In all fairness to Farah, ha? Pero ako talaga may hula ako dito. Feeling ko si Dominic died siguro months ago or a year ago. Basta feeling ko namatay si Dominic. Ay? Oh. Ay? Oh. Ay, go Farah, go for a research. Dahil go for a research. Alamin na ano nangyari kay Dominic. Okay, sige Lara. Hindi naman ako naiinis, no? Kung may mga love team yun na. Actually, it's more on inget than inis. Kaya guys, okay, mainis ang mga reaction ko na, huh? Hindi po ako galit sa ating mga my favorite. Guys, to be honest, this is my favorite song and opening ng lahat ng napanood kong series this quarantine period. Very ano ka siya, parang ang vibrant ng feeling. Very good vibe siya. Can't wait to see the music video of this song kasi kasali kami mga reactors doon. I hope hindi nila ako tinagal, medyo nag-break ako for reaction videos for quite some times. Medyo stressful din talaga yung editing and all. Hindi mo na ako nag-quit sa panonood. Matagal na akong humintong mag-edit and mag-film. So nakinahabol natin lahat. Guys, finally, this is the moment of the truth. Last episode of Chasing Sunsets. Okay. Eto na guys, this is really is it. Si ate pala, ay well, si kuya pala ang solusyon. Ex-boyfriend ni Lara, si Dominic. College pa sila. So ex na, college days pa. Pero... Oh, I knew it guys, I knew it guys. Sinabi ko yan sa inyo. Oh, ibalik nyo, remind nyo, sinabi ko yan. Dahil before graduation namin. Sabi na nga ba? Because of a car accident. At that time, oh my God, nakadagdag pa yun for sure. Lapitin naman pala ng mga boom-boom shibulay ang ating leading lady here. Maghintay ako. Anong my God, parang namang tinampal naman si Lara dun, girl. I'm sorry to hear about that. Malay mo naman si Farah, parang tinampal naman pero, si Farah doon. Mahal mo pa ba si Lara? Ha?
Mahal ko siya. I go for Farah na this time. Hindi ako yung iwan ni Jasmine. Ay, may Jasmine naman pala si Kuya Pao. So, okay na yun. Go, Kuya Pao. Move on and have a happy life with Jasmine. Pero si Lara, please, pakitantana na si Lara and let her love Farah. So, okay ba yun? How are you related to him? Ano kayo naging magbibigan? Walang friend-friend. Lover agaday. Dito kami sa camp nagkakilala. Pero minsan sometimes, no, parang it's better to fall in love with a stranger. Find special. With someone you don't know yet. With someone you are not familiar with. Okay. Diba? Ang ganda, ang tagal nung, ang ganda nung getting to know each other part siguro dun. Like her? Yes, pow! Boom, boom, pow! Yeah. I'll do everything to protect her. I die. PNP ang peg ni Farah. Bye. To serve and protect. Zoe. Ay, ang laking stress relief ng baguettes. Swear. Yung mga bata talaga, tanggal stress mo pag nakakita ka ng bata. Mami ka na pala. Pero pag makulit na, hindi. Peace. May tatlo po ako pamangki, pero hindi naman po ako nai-stress ng sobra-sobra. Pinsan na. Baka mapulot yung mga kapatid ko, hindi sila mag-a-agree. Kasi mainit yung ulo ko sa baguettes. Hindi naman, I love my pamangkins naman. Mabilis lang talaga yung init ng ulo ko kung may nangyayari din ko. Hindi po talaga ng pasensya ko yun lang. 2 hours lang po ang tinatagal ng pagbabantay ko sa bata. Ang pagkatapos ng 2 hours, iba na po ako, dai. Halimaw na. Oh my God, King my love. Shit, kita ko po na kumukhang positive si King. Oh my God. Ba't masyadong affected kay King? King, ano bang pinakaya mo siya kay King? Ba't ganito? Oh, King. My God, he's trying to be relaxed. Hirap nun, girl. Kunyari, okay ka, pero hindi ka okay. Positive. Ang bilis ba namang malaman ngayon ng HIV if positive ka or negative? King, it's okay, King. What happened? Dumating na kasi yung test results ko. Hi. Hindi na ako magtatanong kung ano yung resulta. Okay. Alam ko na. I tested negative. Ay, puta, mali ako. Hoy, wait lang. Ano pa judgmental ko? Negative pala. Ano ba to? Yung iyak na panikin, kala ko positive. It's okay. Oh, so King. So, pwede na tayo nga. Sabagay, kahit positive ka naman, King, I'm ready to be with you. Dahil, kahit anong gawin natin, okay ako sa'yo. Kahit positive ka pa, I love you with all my heart and soul and everything. Joke lang. Sobrang lansi ko sa puto na yun. King, it's okay. You surpasses the challenge. You made it out of the trial. Di ba? Change, matapos na yung walang love life. Nagtataka ako ba't may part 2 pa? Oo, mga ate. Seems like everything is settled na here in part 1 eh. All good na. Or maybe it will, this part 1 will end with something na maghahang sa atin, di ba? Hindi na naman may ganda manok. It's 4 a.m. guys. I'm doing a reaction video at 4 a.m. Bulungan kasi. So please bear with the manok. Mag-jowa. Tiktila at everywhere. Ano ba kayo? Ha? Yang tataa. Diba, if merong support, diba, pero they di can control tapusa themselves naman. Look, alam mo, later. They know they are not okay. They are seeing things na hindi nakikita ng ibang tao. And then, hindi niya na pinapansin. If someone like Farah will show that super kind of support and love to someone who are undergoing depression and anxiety, I think they can cope up easily. Ngayon lang pala niya na brought up, guys. Akala ko naman napag-usapan na nila before. Pero better if she brought up it this way. Diba? Medyo relax yung usapan nila. Hindi tensyonado. Parang trigger na naman si Ate Girl, dai. Ay, dahil may diary, Mara Clara. Peace. May diary. Alam mo ba sa Mara Clara, 5 years yan bago nahanap.
Ah, yung notebook niya, maybe she's writing something about Dominic. Ayun, may letter. May letter, guys. At si Diyos. Hindi mo alam kasi minsan if she's crazy or minumuto talaga siya ni Dominic or what, diba? Hindi mo naman masasabing hindi totoo ang mga multo kasi diba may mga nakaka-experience. Hindi ko hayaan na mawala ka sa akin. Okay. Shit, super traumatic nun. Lara! Diyos ko, baka sleeping naman si Farah. Ayun, buti na lang yung day. Ano nakapagtulog si Farah? Sabag yung pagtulog ni Farah. I like it. Okay, at least. Kung kailangan pala na matindi talagang usapan, no? Para ma-realize niya na ito na yung realidad, no? Finally! My God! The grand finale, the title is Love is Patient, Love is Kind. Okay guys, so we'll be doing another reaction video now for the second part. So we'll be fast-forwarding the credits and play the second part, okay? Okay guys, we are now playing the second part. Guys, I'll just skip the opening part, of course. So, kasi we will just do it in one reaction video. Uy, pero natuwa ako kasi finally, di ba? Nakalabas na si Lara doon sa illusions niya na buhay si Dominic. So, that's one great sign. That's one good sign na she's coping up. She's recovering. That was a long time ago. You know what I like chasing sunsets, no? Sorry, I just want to stop lang muna. Some of the Pinoy BLs na I'm watching and doing reaction videos, they give me hope na someday I'll find someone like them, di ba? Na parang there's always hope na despite of you being part of the LGBT community, there's a love story waiting for you, di ba, in the future. Maraming issues na nakaka-relate ako. For example, my relationship with my family, with my friends. Yung part ng confusion, yung part ng hindi mo kayang aminin yung sexualidad mo or yung preference mo. Yun yung nakakatuwa sa mga BL series na pinapanood ko. Nakaka-relate ka at some point. What make this Chasing Sunset different from those BL series? Of course, queer series naman to eh. Both girls lang. Hindi niya lang pinaparamdam sa akin yung mga na-experience ko before. Diba? Hindi lang siya nakaka-relate ako, diba? Pero meron siyang malaking lesson for all of us. Hindi ako nakaka-relate sa storya nito because I'm just part of the LGBTQ community. It's not just that. Nakaka-relate ako because I also overcame depression and anxiety. Siguro, naging hindi rin naging stable yung mind ko or yung mental health ko quite sometimes, di ba? Nagkaroon ako ng ganitong experience. Iba yung learnings eh, na talagang pinaparamdam sa akin na you'll never know unless you dig deeper. Minsan sabi mo, hindi yan depressed, wala yung nararamdaman ganito. Pero if you dig deeper, if you try to know that person more, you'll know, di ba? You'll know what she's going through. Hindi siya nagbibiro na she's going through something. So guys, make sure if someone tells you na I'm depressed, I'm stressed, I think anxiety yung nararamdaman ko, don't just tell them na, girl, lungkot-lungkot na ka lang, labas lang tayo. It's not just that. Ask them questions like, is there something bothering you? Diba? Meron bang gumugulo sa isip mo? Is there something happened lately na nagpa-bother sa'yo or nagpa-instable ng mental health mo? Diba? So, just always make sure you ask people if they are okay. And if they answer no, it's okay not to be okay. So, ang dami ko na namang sinabi, guys. So, I just want to continue na. So, malapit na tayong matapos. Thank you very much, Chasing Sunsets. Thank you very much, Camp Avenue Studios, for this wonderful experience. Diba? Medyo natagal lang akong tapusin yung series, but it's really a wonderful experience na matapos ko ito. So, marami kong lessons na natutunan. And dito ko na-realize how important it is to show love and support to someone undergoing this kind of situation. So, let's continue. Ay, doon naman yung favorite kong intro. Sorry, hindi ko ito i-skip. I-skip ko man yung opening spiel, but this intro, I won't do that. Because this is one of my favorite and this will be the last time I will hear this.
ako. So, meron po bang twist? I don't think so. We're down to the last 15 minutes of the show. Oh my God, si Papa King naman. Humabol pa. Actually, ikaw yung topic. Kasi dumating ka. Ganun naman eh. Pag wala ka, ikaw ang topic eh. So, kompleto na yung cast. Paano ba to? A lot about you. Chechi will be sharing something. Ang tugal naman ni Chechi. Chechi naman. I'm a rich survivor. Sorry ah. Anong sinabi mo? My God. Ang daming kaya nga naging ate. It's a really sensitive matter. Hindi ako makatawa masyado. Kasi it's really a sensitive matter. Chechi has a story to tell pala. That's why ganun siyang kasaya everyday. Isa ako sa taong unting taong nabigyan ng hustisya tungkol dito. At least she received justice for it. Guys, gusto hindi lahat siniswerte na makakuha ng hustisya kung ano may nangyari sa kanila hindi maganda. So, at least Cheche, diba, be thankful na you get what you want. Sobrang stressful. Kala ko okay na ako. Oh, diba? Cheche is the funniest character in this series. Pero, at the last part, diba nilabas din na she's just happy outside but she has something to tell inside, diba? Na mahirap at mabigat ding dalhin. Sobrang tagal mag-ilom ng sugat. Pero kinakaya ko. It's not easy to tell that story ah. Kaya pala siya kanina nagtatanong na nagtatanong, are you ready? Handa ba kayo? Dapat pa siya na lang. Dinaan niya pa sabihin yung opening niya eh. Diba bago niya pinasok yung talagang kwento eh. Dahil nakikita ko yung galaw niya. Super supportive pala ni Farah dito. And the best supporting actress talaga goes to Farah. Sa'yo ang krona, Farah. Thank you very much. Pero, kita niyo naman ngayon. She's the jolliest person sakto, alive. Diba? When you overcame that kind of a heavy load or a heavy situation, you'll get stronger. Sabi nga nila, diba? Things never get easier. You just get stronger. Hindi dumadali yung mga bagay. Gumagaling ka lang at lumalakas ka. So go, Cheche. Salamat, Cheche. Masaya ako. Masaya kayo. Everybody happy. Di naman ako na-advise. Sa Trukig. Or ikaw naman. Yeah. Ano na ako? Oh, King, saan ka pupunta? Di ba, Petito? May dahil negative ka, mamadali ka na naman. King, lalandi ka na naman, no? Possessive ako, huwag ganun. Okay. Ang negative. Sobrang bigat din. Kasi akala ko talaga positive, guys. Ibang level yung reaction mo. Thank you, Farah. It's really important for us to be tested. Exacto. Get tested, be safe, di ba? And it's for everyone. Of course, for you. Wait. Pick up lang tayo, ah. Oo, nga. Wait lang, ha. Naku. So, ano ang chika? Ano ba yan? Oo nga. Sana pinaalis niyo muna yung dalawa, di ba? Nanaragtado kayo, girl eh. Can I just leave my poem as an answer? Ay, wait. Kailangan ko lakasan to. I want to hear the whole poem. Kasi for sure, it's something na worth it na alalahanin after this series. Eto na. Let's start. Go, Lara. What if your world will never collide in mine? Dominique. You give me peace. Okay. Finally, she let go, Dominique. Gosh. Hello! Wait. Uy, Anna. Oo, may nanalo na talaga. Itang nakagatata kong dami lang gap. Wait. Hindi yan lang gap, Kenshi. Hindi yan lang gap. Alimamo na yan. So happy for the both of you. Yo, oh, thank you. Yes, me too. I'm so happy sunsets. For the both of you. Sure, sige. We'll be chasing sunsets even when it's done. Ang ganda nung kanta ng Chasing Sunsets na last. For an ending with beautiful remark. We'll be chasing sunsets even when
boses ng kumanta, ha? I'll try to search it. What's the title and sino kumanta? So, hindi ko siya kinat-cut-cut. Pag hindi ko siya kinat-cut-cut, nakaka-operate ako. So, sorry. Hindi ko alam kung bakit gusto ko nabubuo yung kanta sa reaction ko. So, yung last part, mga pinakita lang na they all get through with different hardships in their lives. And then, flashbacks na lang na kanilang mga happy moments with each other, with their loved ones. Kinabahan ako ito. Huwag yung sabihin panaginip lang ito, guys, ha? Guys, huwag yung sabihin panaginip lang ito, na-stress ako. The end. Morning, bulso. Ano ba yan, kuya? Magdamit ka nga! Ano ba yan, kuya? So, ano nga? Galawin ko talaga. Final na yan. My God, ano ito panaginip lang? Take your meds. Si kuya na nakakainis. Kapit ngayon ka lang lumabas. Oo, kuya. Kaya ko na to. Panaginip lang ba? Wait, ano ba? Tumahaba ka ba? Sir, thanks. Send ako na mag-atid sa'yo. Aww, thank you. Chasing sunsets. Guys, I don't want if this is just a dream. Hindi ko ito matatanggap. Or maybe naka-uwi na siya and then she'll just go back to La Union. Guys, pakibigay na sa akin yung ending. Ang tagal kong inisip to, guys, oh. Oh, ito yung polo ni Dominic. So, Dominic exists. So, hindi siya panaginip. We'll see. Guys. Ang tagal kong nag-iintay. If she will throw this, maniniwala akong she moved on na. And then, maniniwala na akong hindi to dream. Ebi na lek. Nag-iisip na naman tuloy ako. Ano ba to? Or pwede rin namang flashback lang siya. Siya yung unang-una nangyari. Kasi Chasing Sunsets kasi na writing. So, syempre, it's because of Farah, diba? Si Farah ang nagsabi na, "Hi, good afternoon. Welcome to Crab Avenue. I'm Farah. How may I help you?" Good afternoon. Hindi ko talaga mag-guess kung flashback ba to. Ito ba yung simula? O na naginip lang siya. Ate! Ate! Nako! Ako na Joanne Presto ko yan! Taka na! Hindi! Pumasok sa office ko. Ay nako, nainis ako ng slide. Pero siguro I just think of it na ito yung start lang, no? Oh, to the M, to the G, OMG, hello! Kasi di ba, alis sa isip ko yung sinulat ng Chasing Sunsets eh, kasi it's because of Farah, di ba? Kasi they promised each other that they will chase sunsets. Well, anyway. The universe listens. My created world collided in my reality. In love, which all of us are equal. Want to exist in my current world. Will I give it a chance? Maybe. All I ever wanted to do is to choose. To love. To be free. Lara, people will accept me. Just trust me. For one more time. In all fairness, congratulations Chasing Sunsets and Cap Avenue Studios. It was not perfect, but it was a great ending indeed. So, ang daming lessons. I really felt Lara on that last part. I really felt her. So, thank you very much for that experience, guys. So, yun. So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat na pinanood ang aking mga reaction videos about Chasing Sunsets. Guys, this is the kind of series that we should support and we should watch din, no? This kind of series had their advocacies na gusto nilang iparating sa kanilang mga viewers. So, let them reach you by watching their works, diba? So, yun lang guys. Thank you for watching and I hope you guys enjoyed all my reaction videos for Chasing Sunsets.
And if you like this video, guys, please don't forget to click the thumbs up button below this video. And if you want to tell me something, here is my social media accounts. I have my Instagram, Twitter, and Facebook page. You can send me a message. You can send me a message there, or you can just comment down below. And guys, lastly lang, if you really love me, please do share this video to the world and let them know na meron tayong Papa Jobs TV. Eto, oh, subscribe. So that's all for tonight, guys. This is your Papa Jobs. I am now signing off. Bye, everyone, and God bless.